Es. So, meron kang variable na. Yes, yun na yun. Where t is greater than 0 and s is any number, real or complex. Pag sinabi ng real, so ito yung mga constant. Pag sinabing complex, ito yung merong imaginary. So ano lang, ano? Review. So alpha, capital Greek letter, alpha, small Greek letter. A system represented by differential equation is difficult to model as block diagram. Thus, we lay the groundwork for the Laplace transform, with which we can represent input, output, and system as separate entities. Further, their interrelationship will be simply algebraic. Laplace transform simplify the representation of physical system. So mas na si simplify kung gagamit ka ng Laplace. So ito yung ano, no? Yung sinasabing imaginary, real. So imaginary mo, yan yung square root of negative 1. Sigma, capital letter, small letter ng sigma. Omega, capital letter, omega, small letter. So, ito yung kanina, no? Yung alpha. Ito is sigma omega. So, ito yung pinaka-elementary or basic function. Function of t, 1 all over s. So, t, 1 all over s squared. T exponent n, n factorial s n plus 1. Ito naman, meron namang ano, no? Sample dito. Para mas maano, intindihan. So, E, positive negative a t is equal to 1 all over s negative positive A. T, N, pinagsama na to. Saka ito. So, N factorial. S minus plus A raised to N plus 1. Pinag-aralan nyo na rin yan, ha, sa advanced math. Kaya ano lang yung atin dito, ano, review lang. Hindi natin siya i-detail. So kung sine A, kung ano yung A mo rito, S square plus A square. Cosine S, S square plus A square. Hyperbolic sine. So, ito rin, magiging negative lang. Ngayon, kung inverse Laplace transform, magkakaroon lang ng negative 1. The inverse Laplace transform, which allow us to find the function of t given function of s. So, kabaligtaran na, ano? So, given na yung function of s, ang magiging sagot mo na is function of t. Kabaligtaran ng Laplace. Kaya inverse
Laplace. UT, unit step function, multiplication of function of t by UT yields a time function that is zero for time t. So may kanya-kanyang representation, ano? Time function, Laplace transform. So ito yung unit impulse, ito siya. Unit step, time function, Laplace transform, ito siya. Ramp function, unit ramp, time function, Laplace transform, ito naman siya pagka ginrap. Exponential, yan yung pangalan ng function. Ito yung kanyang equation pagka time function, Laplace transform. Ito lang yung ano, no? Ito lang yung sagot mo. Ayan. Exponential. Ito yung growing or rising, ito yung decaying na exponential. Sine wave function, time Laplace transform, ito naman yon sine wave. Yung pinag-aralan natin, ano? Cosine wave, time function, Laplace transform. Ito rin siya, ano? Sine wave, omega ginamit. Ito, sine. So, ito rin yun. Dito rin galing. Kaya lang, ang ginamit doon is omega. Kaya papalitan mo ng omega. So, doon din galing. Pinalitan lang ng omega. Yung sine. Cosine, ito naman yung cosine. Pinakita lang yung graph. Example ng Laplace transform. Pinag-aralan nyo na to ha, sa advanced math. So, Laplace transform of function. Ano yung function mo? A, E, negative AT. So, kukopyahin mo lang itong guide. Ito, yung equation. So, exponential. So, meron naman tayong guide pagka nag-exam. So, ito. Function of t, Laplace. So, ito. Since yung a mo is constant, ilalabas. Pinaghiwalay. So magiging sagot mo is A, dahil dito meron kang A na imumultiply. Yung A imumultiply mo sa 1 eh. S, ito is negative. So, magiging positive. Ito siya, negative. Kaya sagot mo is magiging positive. So, yun lang naman. Mas madali siya pagka meron ng example. Example ulit. Pinagsama na yung exponential
saka cosine. Kaya dalawa yung magiging formula mo. Exponential, cosine. So, ang mangyayari, so, ito yung iyong cosine. So, iyan yung magiging ano mo, so, guide. Yung sa cosine. Ngayon, since meron kang exponential na 2, katulad yung dito, ano? Ito kasi is A. Kaya, meron kang A sa formula. Galing dun sa A. Variable. Ito naman, gumamit ka ng constant na 2. Kaya, nagkaroon ka ng plus 2. Kaya nagkaroon ka ng plus 2. S plus 2. Ngayon, yung S plus 2 square, gamit kang algebra, di ba, S plus 2 times S plus 2. So, ito yung lalabas. Tapos, meron kang 1 square. So, 1 square, 1 times 1 is 1. So, common yung terms mo, parehas constant. So, i-add mo. So, yun ay magiging sagot. Pero mas madali yung magiging ano, no? Ngayon, inverse Laplace, magiging kabaligtaran lang. So, given ito, so, matatandaan natin na itong format na yan is yung exponential. Diba? Kaya ito giging sagot mo. Kaya lang, ilalabas mo yung constant eh. Kaya nagkaroon ka ng 3. Naintindihan? Yes, sir. Okay. Short table of Laplace transform is not complete, but when used in conjunction with the properties of Laplace transform in the partial fraction expansion technique, it is adequate. So, ano na siya, no? Kumbaga, sapat na. Dahil basic lang naman yung pinag-aaralan natin. This can be used to find both Laplace transform and inverse Laplace transform. Dahil kabaligtaran lang din naman, di ba? Pag ganyan, Laplace transform. Kung gagamitin mo naman yung pabaligtad, inverse Laplace transform. So, yun pa rin naman yung gagamitin. To find the Laplace transform of a time function can be represented by some combination of elementary function. Parang ito, ano? So, ito, dalawa na yung pinagsama na function. In addition to the differential equation, the transfer function is another way of mathematically modeling a system. The model is derived from the linear time-invariant differential equation using what we call Laplace transform. So, pag sinabing transfer function, so, iyan na yung in-applyan mo na ng Laplace transform. So, magiging S to main na. From T, time domain, magiging S domain. So, yun lang naman yung ano, no, review. Ang kinuha ko lang, yung magagamit.
Ito yung ano, first order system. So, first order system. The polynomial order of a function is the value of the highest exponent in the polynomial. So, yung ang magiging order mo naka-base dun sa highest exponent. Ngayon, pag sinabing, di ba, ito yung sinasabi nating order ng system. Nakabase siya sa highest exponent. So, kaya tinawag na first yung exponent. So, ito, exponent mo is 1. Exponent mo is 1. Highest exponent mo is 1. So, first order. Exponent mo is 1. Exponent mo is 1. First order. Highest exponent, iyon yung magiging basis ng order. Ito, 1, 1, 2. So, 2, second order. Yan is second order system. Dahil 2. Ito, 1, 2, 1. Highest order mo is 2. Second order system. Ito is 2, 1, 3. Third order. Dahil highest exponent mo is 3. Naintindihan? Opo, sir. Okay, thank you. So, ganun naman yung pag-lecture po, ano? So, yung mga terms, halimbawa ito, first order system. So, pinapaliwanag natin kung bakit ganyan ang tawag doon sa term. Zero and false and zero of first order system. Given the transfer function in figure, so pole exists at s is negative 5. So mukhang kailangan natin bumalik sa poles and zero. Parang hindi nyo pa maintindihan kung bakit naging negative 5. So, yung negative 5 kasi, s is negative 5. Yung kasi yung makakapagpa-zero dun sa denominator. So, meron kang value sa numerator. Meron kang value sa numerator. Zero ka sa denominator. So, iyan yung fold. Katulad yung ano, no? Diniscuss natin last time. So, balikan natin to para mas maintindihan. So ito yung ano no, diniscuss natin last time. So stable yung system, yung control system mo, stable. Kung yung function mo habang umaandar yung time, tuloy-tuloy yung time, yung function mo
nagsisiro. Halimbawa, ito, yung exponential, so nagsisiro. So ito, yung oscillation niya, may value, lumiliit ng lumiliit yung amplitude. Halimbawa, voltage yan, lumiliit ng lumiliit yung voltage hanggang maging zero. Decay to zero. So stable. Unstable, yung function mo, habang tumatakbo yung time, tuloy-tuloy yung time, tuloy-tuloy yung takbo ng system mo, infinity. So ito, nagsimula sa zero, habang tumatakbo yung time, nagkakaroon ka na ng pagtaas sa amplitude. So yan. Habang tumatagal na, pataas na lang siya ng pataas. So, unstable. Marginally stable, yung system mo, habang tumatakbo yung time, pinapa-under mo yung system mo, tuloy-tuloy, hindi siya nagde-decay sa zero. Hindi ganito ang kanyang response. Hindi rin siya nag-i-infinity. Hindi rin ganito yung kanyang response. So, response niya, hindi nagsisiro, hindi rin naman nag-i-infinity habang tumatakbo yung time. Habang umaanda rin yung system mo. Hindi nag-dedicate sa zero, hindi rin naman nagiging infinity. So, marginally stable. So, pole mo, so, ito, yung pole, yung makakapagpa-zero rito, di ba, S plus A ang denominator, yung function. So, ito yung function mo. Denominator mo is S plus A. So, transpose mo. So, yung negative A. Iyon ang pole. Iyon kasi ang makakapagpa-zero sa denominator. Ulitin ko, ano? Kung mayroon kang numerator, wala kang denominator, number divided by zero is infinity. So, makakapagpa-infinity doon sa function. So, iyon yung negative A dahil S plus A ito, minus A so iyan yung makakapagpa-zero dun sa system. So sample natin. So pole mo is negative A. Inverse Laplace denoted by negative exponent of 1. So, function, ang ginamit na function is GS, 1 all over S. So, magiging sagot mo is E negative A. Yung ginamit mo na yung inverse Laplace. Ito na yung magiging sagot ng inverse Laplace dahil dito sa ating formula. So, kung greater than zero, so stable. Yung pole mo kasi is magiging less than zero. Negative number. So ito, negative number. Marginally stable kung A mo is zero. A mo is zero, edi pole mo is zero. So marginally stable. A mo ito is greater than zero. A mo is less than zero. So negative.
unstable. So ito, magbigay tayo ng example. Find the poles and zeros. Yung poles, yung makakapagpa-zero sa denominator. Yung zero, yun yung makakapagpa-zero sa numerator. Dahil kung zero yung numerator mo, meron kang denominator, so zero pa rin yung magiging function mo. Kaya tawag sa kanya is zero. And plot it on S-plane. So ito yung S-plane. Real, imaginary. Horizontal mo is real. Vertical mo is imaginary. Determine whether the system is stable or unstable. So ito yung given. Ito yung given, 2s plus 1 over s squared 7s plus 12. So, yung poles mo, iyon yung sa denominator. So, s plus 3, s plus 4. Algebra, di ba? S plus 3, S plus 4. Kinuha yung factor. So, 12 for S. S squared. So, S squared plus 7s plus 12. Naintindihan? Kinuha yung factor? Algebra? Naintindihan? Yes, sir. Okay. So, yung poles mo, yung isang factor, itatranspose mo lang. So, negative 3. So, isang pole mo is negative 3. Isa mo pang factor, ilipat mo uli sa kabila, negative 4. Ganun lang naman ang pagkuha ng pole. So, dalawa yung pole mo. Negative 3, negative 4. Ngayon, kung sabi dito, ipaplat mo raw. So, negative, kung ito is negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So, meron kang isa, negative 3. Ang pole is cross. So, yon. So, naiplat mo na yung ano, no? Yung poles, zeros naman. So, kung meron kang coefficient, kailangan ilabas mo yung coefficient. Kaya S, 2S divided by 2, dahil inilabas mo yung coefficient sa 2, 1 divided by 2 is 2. Yeah. Di ba? 2 times s plus 1 half. Kung nalilito, no, i-multiply ko, 2s plus 2 all over 2. 2 all over 2 is 1. 2s plus 1.
Ibig sabihin, tama yung ginawa mo. Na ibalik mo siya dun sa original. Naintindihan? Naintindihan? Okay, thank you. Iniisip ko kasi baka nabigla kayo kung bakit ganito. So, puro ano lang naman. Algebra yung ginagamit. So, ganun pa rin. S plus 1 half, ililipat mo lang sa kabila, negative 1 half. So, iyon yung 0 mo. Isa lang yung 0. So, kung ito is negative 1, kalahati is negative 1 half. Malalaman mo naman 0 dahil gumamit ka ng small circle. So, ganun lang naman siya. Naintindihan? Opo, sir. Okay. So, ito. Same lang, ano? Find the poles in 0 of the system and plot it on S-plane. So, ito ulit yung S-plane. Ipa-plot mo yung poles and 0. Determine whether the system is stable or unstable. So, yung system mo dito is stable. So, dapat meron kayong sagot dahil nandito lahat siya sa negative. So, susulat mo the system is stable. Because all poles and zeros are negative and in left up plane. Left half plane. So, bakit natin nasabi na stable? Diba? Tinanong kasi dito, stable or unstable? Ang sinagot natin, stable. So, the system is stable. Yung ating control system is stable. Paano natin nasabi? Dun sa lesson natin. So, poles of the system must have negative real parts. Balikan natin. So, kung mapapansin mo, poles mo is negative. Ayun. Negative. Okay? Ang sabi, so, dapat lahat ng pole mo negative. And therefore, they must have the form S plus Z. So, kung mapapansin nyo, yung poles mo, nung pinactor natin, so, ito yung naging form, di ba? Ayun, no? S plus Z. S plus Z. Kaya, pinakita natin, yan, na magne-negative. So, pagka ganun daw, for the system to be stable. Ito.
system stability. For the system to be stable, all poles must have negative real parts. Ngayon, pagka ginrap mo siya, katulad ng ginawa natin, ito, ginrap natin. Ito kasi yung paghinati mo siya, di ba? Paghinati mo, ito yung left half plane. Ito yung right half plane. So, nasa left half plane. Nasa kaliwa. Pag hinati natin, nasa kaliwang side. Balik tayo. Dahil negative, pag pinlat mo, nasa left half plane. Okay? Ngayon, unstable, kaya sagot natin is stable. Ngayon, banggitin ko na rin yung unstable. If any pole has any, hindi sinasabing lahat, miski isa lang. If any pole has positive real part, magiging unstable. So basta nagkaroon miski isa na positive. Pagka pinilat mo kasi yung positive na pole, halimbawa, S is equal to 2. So, pag pinlat mo yan, nandito yan. 1, 2, 3, 4. Nandito yan. So, unstable. Dahil meron kang positive. Pag pinlat mo, nasa right half plane. Since yung example natin, walang positive, so lahat negative, kaya stable. Ito pa, isa pang example. So yung iyong numerator, di ba, lagi natin sinasabi, ilalabas yung common factor, inilabas yung common factor. Dahil meron kang S, meron ka ring S. Ito S square, ito S. Matitira sa'yo is, di ba, pag tapos, ilalabas mo yung 7. So, pag nilabas mo yung 7, so ito, pag nilabas mo yung 7 saka S, ang matitira sa'yo is labas na yung 7 saka S, S na lang. Labas mo yung 7 saka S, 2 na lang. So ito siya. Tapos yung 7, constant. Coefficient. S square plus S2 plus 5. Hindi mo siya kaya i-factor. Gagamit ka ng quadratic formula. Dahil naka-square siya. So, pag gumamit ka ng quadratic formula, merong imaginary, yung I. Kung nagawa nyo yan yung algebra sa calculator, meron kayo makikitang I. Sa atin, sa electronics, electrical, J ang ipapalit natin dun sa I. Dahil, hindi pwede yung I. Kasi, yung I natin is current. Kaya J yung ginamit sa imaginary. Sa mga math, pwede yung I.
Sa electronics, electrical, hindi pwede. Ay, meron ka na kasing current. So, pag kinalkulator nyo ngayon, kung gusto nyo mag-practice, ang lalabas is S plus 1 plus 2J, saka S plus 1 minus 2J. Okay? Ngayon, unahin muna natin 0. So, ito, S is equal to 0. So, kung ipa-plot mo siya, nandito ka sa 0. Kung mapapansin nyo, small circle ang ginamit ko. Dahil 0. Ito yung negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Ito naman yung sa imaginary. Magagamit na natin yung imaginary. Dito kasi, hindi natin nagamit yung imaginary dahil wala ka namang imaginary dito sa given. Ito, meron kasing given na imaginary. Magagamit natin yung imaginary. Iyan yung J. Negative 1J, negative 2J, negative 3J, negative 4J. So, iyan yung positive. Ito yung negative. Negative 3J, negative 4J. So, ulitin ko, no? So, ito yung positive. Ito yung negative. So, isa pa. Ito naman, S plus 2 is S minus 2. So, meron ka uling. Sabi, i-plot daw yung poles and zero. Tapos na tayo dun sa pag-plot ng zero. So ngayon, ipa-plot naman natin yung poles. So ang mangyayari sa'yo, S is negative 1, negative 2J. So, pag pinlat mo, negative 1 dito, so negative 1, Karipa May, nandiyan na ba? Yes po, sir. Sorry po. Okay lang. Basta pilitin pa rin maka-attend ng ating class. Record ko na lang yung attendance. Okay? Salamat po, sir. Okay, thank you rin. So, ano na lang, ano? Late na lang. So, ngayon, ipa-plot natin. So, ito. Negative 1. So, ito yun, negative 1, negative 2J. Ibig sabihin, yung real mo, negative 1. Dito ka titingin, sa real. Negative 1. So, ito yun. Ito. I-blue ko na lang ha, para ibang kulay. Negative 1. So, ito yan. Kaya lang, yung pole mo, merong imaginary, negative 2 sa ibaba. Negative 2. So, iyan yung iyong pole. Negative 1 yung real, negative 2 yung imaginary. So, iyan yung negative 1, negative 2, J. Diyan na lang. Negative 1, so ito, negative 1, saka positive 2J. Sa taas ka naman, positive 2J. So, yan yung cross, yan yung ikalawang pole. Negative 1, positive
to J. Okay? So, para magkaklo kayo, ito yung left half plane. Ito yung right half plane. Okay. Recitation? Meron bang gusto mag-recitation? Sasabihin lang kung stable or unstable yung ating system. Pa-type na lang sa ating chat box. Okay? Aris, recitation, stable. Unstable. Bakit mo nasabing unstable? Kasi po sir, nagkaroon po ng positive. Sa imaginary po. Nagkaroon ka ng positive sa imaginary. Hindi, ang hindi kasi dalawang, linawin natin ha, itong S is equal to negative 1 plus 2J, hindi isang ano lang yan ha, di ba ginawa mo kasi pinaghiwalay mo eh, isang pole lang yan, hindi siya dalawang pole. Okay, hindi mo, sir. Oo, linawin natin ha. So, linawin ko lang, ano, bali, hindi natin pwedeng ihiwalay yung negative 1, isang pole, positive 2J, isang pole. Ano kasi siya, di ba, algebra? Ano siya, magkasama. Meron kang real, meron kang complex. Pag sinabing, ano, merong imaginary. Pag sinabing complex. So, iyan, isang pole lang yan. Hindi siya dalawang pole. Okay? So, Aris, stable or unstable? Stable na po, sir. Oh, stable. So, thank you, Aris. Ngayon, tama yung sagot ni Aris. So, lagyan ko lang ng recitation. Ang susunod na recitation, bakit nasabi na stable? So, yun lang yung tanong. Bakit kaya nasabi nating stable yung ating system? Isang recitation na si Aris. Patype na lang. Bakit kaya nasabi ni Aris na stable? Tignan nyo yung ano, pagkakaplat. Okay. Bakit nasabi na stable ni Aris? Okay. Roy Jan, recitation. Bakit kaya? Sir, constant yung dalawang solution. So, constant yung dalawang solution. Sige, bigyan ko ng ano, ha? Recitation. Meron pa ba? So, patype. Kung mapapansin nyo, binigyan ko na kayo ng clue, di ba? Para mas mas maintindihan. Sunod si Ruth. Bakit kaya nasabi ni Aris na stable yung system natin? Okay. So tama yung sabi ni Ruth. Tama rin yung sabi ni Aris. So lahat kasi nasa left half plane. Thank you, Ruth. Okay. Lagyan ko lang recitation si Ruth. So, thank you. So, balikan natin, ha. Okay.
Asan yan? Sa stability. Ito. Ayan. So, yung poles mo, negative yung real parts. So, tandaan natin, ha? Real parts yung negative. Okay? Naintindihan? Diba? Halimbawa, ito. 5G. Ito yung ano, ha? Ito yung imaginary. Ito yung real part. Huwag nating i-consider na dalawa silang pole. Negative pole, positive pole. Hindi, ha? Isang ano lang yan. Isang pole lang yan. Sa algebra kasi, isa lang yan. Kaya lang yung number mo, merong real, merong imaginary. So, negative, real part. So, ito. Tapos, sabi nga ni Ruth, nakalay sa left half plane. So, kaya stable. So, ito pa. Singit na natin ito isa, no? Halimbawa, binigay is ito. S plus 0.1 square. Ang ibig sabihin niyan, S plus 0.1 is equal to 0. Ito yung ano mo, ha? Yung iyong 0. Ngayon, pag inilipat mo sa kabila, S is negative 0.1. Ito yun. 0.1. Kaya lang, isa, dalawa. Bakit naging dalawa? Dahil square. Kaya dalawang circle. Isa, dalawa. Ngayon, yung pole mo, kung ganyan yung given, diba, ang magiging poles mo, dalawa eh. So, ito, saka, ito. So, ito muna, S cube. So, yan is S. So, ito, S is equal to 0. E, cube siya. Or third to the, so third power. Yung kasi yung ano, no? Yung cube, tinatawag ding yung exponent mo is 3. Square, exponent mo is 2. Diba, kung nag-aaral kayo ng drawing, square, diba, x, x. Kaya x square. Ayan, x square. Kaya tawag sa kanya square. Cube. Ito na yung solid. Ito kasi plane. Ito is solid. So, yan yung cube. Diba? X. X yung height. X yung width. X yung length. Kaya cube. Pag kinuha mo yung volume, x times x times x. So, volume mo is x cube. Kaya, tawag sa kanya is cube. 3 is cube. 2 is square. So, S mo is 0, pole. So, 1, 2, 3. Kaya naging 3. Ito kasi yung 0 mo eh. Ito yung real. Ito yung imaginary. Naintindihan kung bakit naging 3 yung... So dito, ang pole mo... So meron ka ng 0. Dito naman, 0 mo, negative 0.1. Isa lang, yung 0. Yung pole, meron pang isa. Yung
negative 10. Dito naman siya galing. S plus 10 is equal to 0. S, lipat mo sa kabila, negative 10. So, dalawa pole mo sa dalawa. So, negative 10. Ito naman yun. Negative 10. Isa. Kaya lang, square ka, kaya magiging dalawa. Naintindihan? Opo, sir. Okay. Example pa? In pole zero map, plot the poles and zeros. So, pinapa-plot, pinapa-graph of the function. Ito yung function. So, pagka sinold mo, so, S plus 1 is equal to 0. S is negative 1. Ito, S is negative 1. So, meron ka ng 0. Negative 1. So, ito na yun. Negative 1. Negative 2. Negative 3. Negative 4. So, ito naman. S plus 2. So, S plus 2 is equal to 0. Lipat mo sa kabila. S. So, minus ano? Minus 2. S is minus 2. Lipat mo sa kabila. S is equal to positive 2. So, dalawa ang iyong 0. So, ito yung 1, 2, 3, 4. So, meron ka rin. Ito naman. Poles. Ito. So, ito yung poles mo. S plus 3. Is equal to 0, lipat mo sa kabila, is S minus 3. So, meron kang poles na minus 3. Negative 1. So, negative 2. Negative 3. Negative 4. Ito yung 1, 2, 3, 4. Ngayon, real to ha. Real part. So, negative 3. So, dito ka. Pole. So, cross or X. Ito naman. S plus 1 plus J. Imaginary. So, pag nilipat mo sa kabila, S is equal to negative 1, negative J. So, negative 1 real part, imaginary is negative 1. So, ito. Ayan. Negative 1, negative J. Ikalawa mong ano, pole is negative 1, negative J. Ito naman. S plus 1 minus J is equal to 0. So, S is minus 1 plus J. So, minus 1 plus J. Minus 1. So, ito yung minus 1 plus J. Dito ka naman. So, minus 1 plus J. Ito. Linawan natin ha. So, ito. Saka ito. Ayan. So, tatlo yung iyong poles. Dalawa ang
0. 1, 2. Polls. 1, 2, 3. Okay. Recitation? Patype na lang. Sasabihin kung stable or unstable. Ang susunod is si Heart. Yes po, sir. I-check maigi yung pinlot natin. Stable or unstable yung system? Answer ko po, sir. Stable po. Stable. So, thank you, Heart. Stable. Recitation. Pangunang recitation. Patype uli sa ating chat box yung magre-recitation. Sasabihin lang kung bakit ang sagot ni Heart is is stable. Bakit naging stable? Ano ang ating basis? Okay? Jasper? Sir, ano po? Kasi nasa graph po is halos nasa left part po lahat po nung na-plot. Ano ha? Linawin lang natin ha. Bigyan kitang idea. Asan yung stability? Okay. Pwedeng pakibasa yung ano natin? Yung ating stability? Para magkaroon ng idea? Jasper, pwede makibasa? For a system to be stable, all of its poles must have negative real parts. That is, they must all lie within the LHP, which is left half plane of the S-plane. Oh, yun na lang. Oh. Oh, bakit naging ano? Bakit naging stable? Yung ating plot. Based po, sir, dun sa pagkakaintindi ko, sir, yung mga okay. Poles po is ano po siya sa left half pole, plane po. Okay. So, nandun siya sa left half plane. Okay. Thank you, Jasper. Isa pang ano, bukod sa sagot ni Jasper na nasa left half plane, ano pa yung isang reason kung bakit pa siya naging stable? Nandun na rin sa binasa ni Jasper. Patay po uli sa ating chat box. Kaya natin pinabasa yan. Nauna si Mark Jefferson. Kasi po sir, nasa negative po siya. O lilinawin lang natin. Meron ka kasing meron ka kasing zero, saka meron kang poles. Alin yung nasa negative lahat na real part? Meron ka kasing zeros saka meron kang poles. So, alin? Mark Jefferson, para mabigyan natin recitation. Parang kulang yung sagot Bali, kinukompleto lang natin. Diba, sabi mo, dahil negative, lahat. So, alin yung lahat? Yun lang yung tanong natin para mag-completo. Yun. So, thank you, Mark Jefferson. Dahil yung lahat ng poles is negative yung real part. Thank you. Recitation, unang recitation. Gusto kasi nating ma-sure na na malinaw yung ating lesson. So ito, pwedeng pag-practicean nyo, So ibibigay ko na lang yung coverage ng meron na lang kasi tayong 2 minutes. Tama, 8:30 to 10? Opo, sir. So, next meeting,